Mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Ayan. Dito po tayo sa lugar po ni ano, Nanay Ninita. May na-scout po tayo dito ano, puntahan natin. Hindi pala na-scout, na-encounter po natin sa live kay Nanay Ninita, isang pamilya na mahirap din po ang kalagayan at humihingi po sila nung nag-live po tayo kay Nanay Nits ng bag at payong para po sa kanyang tatlong anak ngayon. Dito na po, nakabili na po tayo ng bag, ano. Samahan natin si Ate Josephine. Sama ko rin po si Kuya Rodel, oh. Ibuhat mo at si Kuya Rodel. Sinamaan po niya ako kasi gagaling lang po sa trangkaso. Ako po mabiinat. Kaya salamat kay Kuya Rodel. Sinamahan tayo. Nagbuhat ng bigas. Ate Josephine, samahan natin lugar nila. Malapit din. Sa unahan lang po sila nila, ano. Mga Angelica. Ang kalingap. Samahan natin sila. O saan yun? Ayan. Nabigyan na po natin yung anak niya ng ano, school supplies nung namigay tayo rito. Kaya lang yung bag po ang kulang para sa kanila. Kaya ayun, mabuti na lang po. Salamat po kay Deacon Small Things. Ayan, na nagbigay po nung ano, pambili po nito. Ay, makikita niyo po mamaya. Pinamili po natin. Ano po? Yan, samahan natin sa ating Josephine. Ano po nila? Maputi po dito. Buti po hindi umulan ngayon. Ako, mama si Puti. Asa po ni Nanay Nito sumama sa atin. Nahanap ko na doon ni Nanay Nito. Mawi ka na doon, Puti. Ano po, kilala na tayo ni Puti. Yan o. Medyo ano pa pala dito. Pagka dito dumaan pala, medyo masukal pa. Ito kami. Pakita po natin yung kalagayan nila, mga kaibigan, mga kalingan. At makatulong tayo para sa kanila. Kung ano po yung makakaya. Maputik po, mga kalingan po. Putik pala rito. Mukhang... Mukhang daan po ng kalabaw to, ano? Uy! Dudulas! Muntika na! Buti na lang! Sanay tayo sa madulas. Di na tuloy madulas. Ayan, ito tayo. Doon ako dumaan kasi sa taas dati. Oo. Ayan, tingnan natin ang kalagahan nila Ate Josephine. Ay! Ay, ito po mga kalingap, yung bahay nila, oh. Sako. Sako ang dingding, mga kaibigan, oh. Mga kalingap, sako, dingding nila. Ay, talaga medyo mahirap, oh. Dito po may bagsira na talaga ang bag. Kailangan na po ng bagong bag. Mga kaibigan, mga kalingap. Ay, sus, grabe po talaga. Grabe po ang bahay nila, mga kaibigan, oh. Ano? Sala-sala. Ang dingding ay inakyat na rin ng anay. Ano po? Inakyat na rin ng anay. Ayun. Okay lang po, pakita natin yung loob ng bahay niyo, ate. Hindi po, hindi po. Ayan po, mga kaibigan. Oh, ang liit-liit niya. Ang baba-baba. Hirap talaga. Ay, ito po. Ayan. Tay, magandang hapon. Magandang hapon. Ayan. Dito pala po kayo, ano? Medyo maliit ang lugar. Ano po? Ayan, yan po ang higaan nila, oh. May bis nga sa una, nahigaan mga bata sa lupa. Mm-hmm. Ilan taon na kayo tayo? Ay, 60...
66. Ah, malakas pa, mabalasig pa ano tayo. May sakit lang yan siya. Medyo kontrolado at may kasakit ako sa baga. Nadura ako ng dugo. Ay, may sakit sa baga. Ay, hindi kayo pwede magtrabaho ng mabigat ay. Alalay lang. Ika ganun. Napirsa ako, Noy, at wala man pagkukunan. Wala pong ibang katuwang? Wala. Ay, sige. Mga nagre-ready na kayo ng ulam pang hapunan. Kanintay, ubod? Oo. Ayan po, oh, dyan sila nagluluto. Yun ang lugar nila. Oh. Kanina po itong lugar na to? Sa day, kumaan man kung kaninong lupa ito. Pero, ito natitirika na ito, kumbaga, may karapatan kayo dito. Mga ilang taon na po kayo dito? Ay, matagal na rin. Matagal na. Ay, sige po. Sige tayo ha. Ito muna po ako. Maraming salamat. Apo. Ito po mga kalinga po mga kaibigan. Asan po yung tatlong bata? Anak ko, isa as. Sino mo siyang kita? Pinaigib po ng galunan. Ay, nagigib po. Nagigib daw. Madali lang yun. Galunan lang naman ang dala. At ito na akong bunso, pastor. Ay, yung anak ng bunso. Ano pangalan mo, baby? Bibi Jane po. Ha? Jane po lang. Bibi Jane? Ay. Kumusta ang school? Nag-i-school ka na? Opo. Anong grade mo na? Kinder. Ay, kinder. Wala kang pasok ngayon? Mayroon. Sa umaga? Sa hapon, wala na? Tatanong ka, pagtatanong. Bukas, may pasok ka? Ay, kumusta? May gamit ka na sa school? Opo. May papel na? Lapis? Bag. Meron kang bag? Wala pa. Ah, wala pang bag? O paano yun? Ano nilalagyan mo ng gamit mo? Ang bag ko. Ano pinaglalagyan mo ng gamit? Bag ni mama. Bag ni mama mo? Okay naman yun sa'yo kahit yung bag na lang ni mama mo nilagyan mo ng gamit? Opo. Ah, okay lang. Hindi. Hindi mo na kailangan ng bag. Bibi, di mo na kailangan ng bag? Kailangan ko pa po. Mukhang malaki sa iyo yung bag. Mas malaki pa yata sa iyo yung bag, baby. Ayan. Pero okay naman yung pag-eskwela mo, baby. Dito mo lang yung... Dito pa pangalawa. Ay, pangalawa. Asan yung... Asan yung... Wala po dito ano doon sa... Asan. May pigsamahan ng ano sa uling goro. Pasipas. Anong siya. Grade na po noon? Ito, dito ka lang. Grade 1 lang po. Dito ka lang. Grade 1? Medyo ano pa sila, bata pa ate, para ano, tumulong. hindi ba siya nagtulong, pastor, sa akin? Ano lang, pag may napasol na, gusto niya magkapira. Pero okay na ba sa kanya yung ting, ganong kalagayan? Hindi nga siya, sabi ko may business. Wala siyang pasok ngayon? Hindi siya nagpasok kanina. May ano, may pigbigyan siya ng mamahanas ng assignment. Kaya itong piglagnat nga siya isang linggo. Okay. Sabi naman, Ma'am Hana, pahinga-hinga ho muna. Opo. Kailangan po ano ha, yung pagpasok sa school ng mga bata kasi... Ay, sige man siya. Mahirap po yung ano, nakita po kasi natin yung epekto nung ano, nung modular. Hindi marami pong hindi talaga nakuha yung ano na yon, nahirapan dun sa ganung proseso ng ano. Hindi naman siya nagmumodule. Kaya pag may pagkakataon pong may pasok, papasokin niya po. Pasok talaga yon siya. Hanggang bukas may pasok ang grade 1 hanggang grade 3. Kan Ma'am Eleanor po sila nag. Teacher niya si Ma'am Eleanor. Si ang isa ko si Ma'am Hana. Opo. Mrs. ko po kasi teacher. Grade 3 po ang tinuturuan niya, Santa Milagrosa po. Ay, dun tayo sa loob, ate. I-ano namin ito pasalubong sa inyo. Kaya, salamat sa nagbuhat kay Kuya Rodel. Sinamahan tayo. Sabi ko, medyo may ano pang pakiramdam. Ayan po, ate, ano, oh, ate Josephine. Meron po akong daladalang 10 kilong bigas. Sana po ay makatulong. Paki-ano nga po din, ate. Sana po ay makatulong sa inyo. Ano? Ayan, at yung kahilingan nyo po, nung nakaraan na magkaroon po ng bag yung tatlo mo pong anak, ay tumugon po si Daken Small Things. Andito po yung bag, oh. Tingnan nyo po kung magustuhan nyo. Pag hindi magustuhan, babalita natin.
Ayan, tatlong ano po yan, tatlong bagyan, oh. Bibi, alin dyan sa'yo? Ito. Ayan, pare-parehas po yun ang size, ayan. Siguro yung ano na lang kay Bibi yan, may kulay pink. Kasi pambabae. Ayan, si Kuya. Kuha ka na rin, Kuya, nung sa'yo, alin nung sa'yo? Ayan, may kulay blue. O, di yung natira, ayan, oh. Kulay black. Ayan po, mayroon na kayong ano, mapaglalagyan ng maayos na ano. Na bag para sa mga gamit nyo sa school, ano? Maraming salamat. Ingatan, Bibi, ang bag, Kuya, ha? Ingatan ang bag. Kasi may mga bata nakikita ko, pinaghahagis-hagis ang bag. Pinaganog-ganon, oh. Tapos, sasaluhin nila. Minsan, binababagsak nga sa lupa. Oo, sayang naman po, ano? Ay, sorry. Ayan po, oh. Ayan, at meron pa po tayong, ano, payong. Ayan po. Ah, sige, paki ano nyo nga po kung okay yung payong, baka kung sira ay yan po, para magtatag-ulan na rin, baga po ano, nagsisimula na nga magtag-ulan. Yan. Sana magustuhan ni ano. Ano ang pangalan mo, Bibi? Bibi Jane po. Si Bibi Jane. Po. Bibi Jane po. Sige. Susubukan mo nga, Bibi Jane, yung ano mo, payong mo, kulay pink. Yan ang para sa iyo, may ano. Ganda na yan. Ay, ganda naman ang payong. Hello, Kitty, oh. Subukan mo nga yung pito, kung tutunog, may pito, oh. Sir Bato, dali. Sige. Ayun, natunog pala. Pagka maingay yung mga classmate mo, pipituhan mo sila, ha? Pag magugulo, pipituhan mo para huminto. Ayan, ano sabi? Si Kuya. Alamat. Ayan, salamat si po. Ano naman, ikaw, Kuya, pili ka ng sayo dyan, yung kulay blue. Panlalaki. Ano pangalan mo, Totoy? Jerry po. Si Jerry. Ito ba si Baby Jane, nabigyan ng gamit nung nakaran? Hindi. Nabigyan po yun. Ay, nabigyan din siya ng gamit. Silang tatlo po. Ay, upo, mabuti naman pala. Nabigyan po yun. Ano, Totoy? Sali, salamat po. Subukan mo nga kung ano, kung makaka... Baka mabasa ka din, eh. Ganda. Ayun, 20, oh. Ayan. Wala po yung isa. Ano? Ano pangalan po nung isa? Roldan po. Si Roldan. Mas panganay sa kanya? Opo. Ilan taon na yon? 13. Anong grade niya? Grade 1 pa lang. Ay, na-late masyado rin. Na-late rin. Bakit na-late siya ng pag-aaral? Kaka-ano-ano kasi kami noon, walang-wala. May bis nagkakasakit ako, asa nag-aano na lang sila. Tapos, hindi sila nakakapasok? Hindi. Ngayon ko lang napaaral po yun. Ito si, ano, si Jerry, ilang taon? 11. 11. Anong grade niya? Grade 1 pa rin. Grade 1 din, di magkasabay na sila magkapatid. Opo, hiwalay lang sila ng teacher. Oo. Sa kay Ma'am Hana yung isa, siya sa kay Ma'am Eleanor. Oo. Sa hirap talaga sa ano. Ang pinaka, anong pong pinakadahilan bakit na gano'n nag-analate sila ng pag-eskwela? Noon kasi, may visit na nag-asawa kami, nagkakasakit siya. Wala akong ikaano. Wala ko talaga akong kapasito. Hindi ko sila kaya. Ito si Bibi Jane. Anong ko lang ate? Kasi medyo, ilan na edad mo ate? 47. Magka-edad lang po tayo. 75. Ah, mat-edad ka ng isang taon. 76 kami ni Kuya Rodel, eh. Ikaw, tatay, 60? 66. Medyo malayo ang edad. Ano? Anong nangyari? Anong bagay? Yung pangalawa ko na yun. Ay, pangalawang asawa mo na si tatay. Itong mga bata na to, ay sa una. Kayo, wala na kayong anak ni tatay. Ay, kumusta ang pagsasama ng ganun ng edad, magkalayo? Maganda rin. Basta maganda lang ang pag, ano, sinundanay. Ibig sabihin, may respeto sa bawat isa. Ano po, ano? Anong, kumusta ang kalagayan niyo po ngayon sa kabuhayan? Yung nga, mahirap nga. Siya, hindi na siya nakakatrabaho masyado. Sakit. Ako di man ang kumakapagtrabaho kay mga anak. Tapos maasikaso pa sa kanya. Kaya nakakanda, hirap-hirap ako, pastor. Kaya sabi ko, sana may makatulong, sana maawa si Lord na may makatulong naman sa akin. Yung awa po ng Diyos, nandiyan dyan po yun parate. At pwede po siyang may gagamitin tao para po sa kalagayan niyo. Ano? Patuloy lang tayo magtiwala sa Diyos, siyempre. Tumawag sa Kanya. Kasi wala namang imposible sa Kanya, eh. Ano po, wala po imposible sa Diyos. Meron siyang paraan.
para sa ating lahat. Yes. Pero siyempre, kikilos din po siyempre, tayo. Kaya kung hindi kita magkilos, wala rin. Yun pa lang. Anong pong pinagkukunan nyo ngayon ng pang-araw-araw? Yun, hindi siya nakauling. Mahirap nga. May bisis na maganda ko may magpalabada. Tapos may bisis na nakauling kami yung dalawang sako. Nagkakaunti naman kung dalawang sako lang. Bisis tatlo. Kasi hirap ganyan na. Lang. Mahirap nga. Hirap na ano yun ang trabaho. Oho. At saka, isa pa sa kalagayan ni tatay, kung meron siyang ganong kondisyon, mahirap po pag kung may sakit siya sa baga na makakalanghap siya ng alikabok, ng usok. Kasi yung pag-uulin naranasan ko po yan eh. Mahirap din po kaming tao, mahirap din po kaming pamilya. Kaya nakita ko kung paano sa paghahango ng uling, yun ang delikado kay tatay. Yung paghahango. Kasi hindi mo maiiwasan, makakalanghap ka. Pag binuhusan mo ng tubig yan, makakalanghap ka sigurado. Wala pong ibang alternatibong pwede kayong mapagkakitaan? Wala. Na maibisit ng hibasan. Na yun nagasangan baga. Ah, nangungo mga shell, ganun. Eh, nakakabenta naman po pag so, ganun. Business, 100. Magkita ko sa isang araw kung magsaga ka lang. 100? 100. Oh. Yung 100, nagkakasya na po sa inyo sa isang araw? Hindi. Kulang pa yun. Kulang. So, eh, paano? Anong kalagayan nyo? May bisis, lagayan ko sin Al. Mabili ako isang kilo. Hatiin pa nga yun. May bisis, lugawin pa. Para lang makakain. Grabe po. Ano ang hirap talaga ng kalagayan natin? Ang hirap talaga ng kalagayan ko. Pero siyempre, nandiyan na po yan. Desisyon naman kasi natin yan. Ano po? Wala tayong pwedeng sisihin kung sino. Desisyon po natin ito. Kalagayan natin ito sa buhay. Ano po? Ayan. Ibig sabihin yung pag-uuling-uling pala ang ano nyo. Tapos si tatay, hindi na rin maka... Siyempre, hindi man makabuhat yan ang ano din. May bisa ako nagkahakot lang sa, ano, sa kahoy. Tulong na lang. Kumusta yung mga anak nyo? Wala naman silang reklamo sa kalagayan nyo? Wala po, kaya wala man silang magawa. Alang-alang man sila. Siyempre, pag nanon pakain ko, ilang. Tapos, ang kalagayan yung dito sa bahay nyo, ano dyan kayo lahat nag Hindi, dito sila. Dito man kami kagsan akong aki na ano, babae. Mahirap nga. Mahirap. Marami po mga kaibigan, yung sahig nila, doon sila nagluluto. Pero masarap naman magluto sa ganyan eh. Sa tungko. Hindi yan tungko, tringko yan eh. Tatlo yan eh. Ang tungko, dalawa lang. Kaya tringko yan. Pero ang ano po nila mga kaibigan, no? Napakalit lang po nung lugar. Kaya Ate Josephine, kung may panawagan ka, ano po yun? Sana po. Yung pagpamigay po sa amin, maraming salamat po. Mga gamit sa mga bata, sana matulungan rin kami kahit sa bahay namin, kahit papaano. Bahay? Kasi noon may awa na, ano, malamit. Sabihin, itong bahay nyo, ayusin, ganun. Kahit, ano, awag-awag, ano, paghiga. Sino pong gumawa nitong bahay na to? Yung dati kasi, ang mga sa barangay, ano nitong bagyo. Ay, binigyan kayo ng ganitong pabahay. Itong ganito nakalaki itong lote na to? Sa kabiyan yan dyan. Sa gurang man yan dyan. Ito dito. Hiwalay ito. Ah, pero dito siya. Opo, opo. Pwede pang palaki-lakihin ito kung sakali. Pwede. Kasi mga kaibigan, oh, tinan niyo po, oh, sala-sala na dahon ng nyug ang dingding nila. Paano po kung ano? Siyempre, ano? Ingat po kayong gumamit ng kandila. Oo nga, hindi nga ako nagamit kaya baka masunog. Baka kasi, oo, baka magmalay kayo, nag-aapoy na ang bahay. Katol, diba? May kulambo na lang nga. May kuryente kayo dito? Wala po. Di, gasera? Ano, ispat. Ay, battery lamp, ganun. Ayan po mga... Sa hanap buhay, anong pwedeng ano sa inyo? Pwedeng ibang mapagkakitaan? Gusto ko kahit na gusto ko makalaog sin ano yun. Kahit na lang sana may magkuha sa akin sin para siyang sparihan. Ay, magtatrabaho ka. Sana, Eh, may mga bata ate. Maliit pa ito si Baby Jean. Halimbawa, andito. Yung nga, kaya hindi nga ako pwede magtrabaho. Yung ano? Halimbawa, yung ibang hanap buhay na kaya mo. Yung magturutinda po. Nang ano? Kahit ano, na pwede ilako, maglako sin...
pagkain. Ano ba, magtinda ng isda, ganon? Opo, basta may kapita lang po. Oh, sana ano naman po kayo sa ganon? Sanay naman po kayo. Ay, oh. Kailangan ang kapita lang ang kulang sa akin wala. Ito kalagayan nyo ngayon na ito, te. Wala bang pagsisisi sa'yo? Ay, syempre. Sa mga desisyon mo? May kaunti man na pagsisisi. Kailang wala na akong magawa. Wala na magawa. Papatuloy na lang. Yung tatay ng mga bata, saan? Wala po dito. May asawa na po. Ano yung kasal kayo? Hindi. Ay, hindi rin kayo kasal. Hindi, so hindi siya nagbibigay ng suporta? Hindi po. Hindi man siya nagsusuporta na. Pero alam niya na nandito kayo? Hindi man siya nagsusuporta na sa mga... Malayo sila. Malayo, malayo po siya. Sa Masbate po. Ay, Masbate. Medyo malayo. Anong sasakay pa ng Roro? Yan po mga kaibigan, mga kalingap. Ito pong kaya, kalagayan po ni na Ate Josephine. Si tatay, anong pangalan mo tayo? Santiago po lang. Tatay Santiago. Itong mga bata, kanino nakapilyedo? Sa kanya po. Kasi siya man po ang pagpaaral talaga nito. Mm-hmm. Yun yung amo, ama, hindi. Hindi siya, parang wala siya pastor sin, ano, pakaalam lang sa mga anak niya. Simulat siya. Ilang taon yung mga bata na punta dito? Ano, yun, ano po, itong dalawa po, yung suwang, sampu. Tapos ito, ano, 9 years old ito. Mm-hmm. Ilang taon na kayo nagsasama ni Tatay Santiago? 5 years old. 5 years na, hindi pa rin pala natatagalan. Ano, para Masbate to Jose Panganiban. Paano kayo nagkita? Eh, dito yung nagtatrabaho dati. Yung asawa mo? Sa unang sasakay sa bangka. Ano siya, kaya hindi man nagpapadala na sa akin. Napunta ka rin dito? Pigdala ako talaga niya sa dito. Tapos, pigiwanan man lang ako niya. Ay, gano'n. May ba, ano na, nag-asawa na siya sa iyo. Medyo masalimuot pala yung ano niyo, ano. Iwanan niya, kami iba na siya na ano. Uh-huh. Kaya pa-asawa na lang. Ay, sige, desisyon naman po natin yun na ano. Baby Jane, kumusta ka, baby? Kumusta yung araw-araw? Pagkain, ganun. Nakakakain naman kayo. Ilang beses ka kumakain sa isang araw? Isa lang? Baby, dalawa po. May beses, dalawa. Bakit papayat ka niyang pagka isang beses lang kakain? Dapat 3 beses kumakain. Baby Jane, mahalaga ba sa iyo ang bigas? Bakit? Kumakain ka ba ng kanin? Malakas kang kumain ng kanin? Anong ulam ang paborito mo? Karne. Karne po. Kailan ka huli nakakain ng ulam na karne? Wala na po. Wala na? Ay. Tagal na po. Tagal na po. Ang mahal. Medyo mahal nga ano. Ay, sige po, ano, salamat po sa inyo, Ate Josephine, Tatay Santiago. Salamat po sa pagpapatuloy din sa akin dito po sa lugar niyo. Ano, at sana po ay nakatulong sa inyo ang munting regalo na yan. Ano po. Galing po yan kay Dakin Small Things. Maraming salamat po. Yeah. Dakin Small Things, ahatid ko na po, andito na. Pakita nga nung mga bag, paano na po pahawak. Totoo'y pakihawak nun sa iyo. Yan po mga kalingap, mga kaibigan, ito po yung kalagayan ni Ate Josephine. May 3 anak at ito ang kanya pong live-in partner, si Tatay Santiago po, na isang senior citizen. Ito po yung kanilang kalagayan, ano, talaga medyo mahirap yung kanila pong naging ano, kalagayan na ito. Ito po yung bahay nila, oh. Talagang ano lang po, ang liit. Liit lang po mga kalingap po, ayan oh. At welcome po kayong lahat na pwede pong makatulong sa kanila para po sa kanilang kalagayan. Gusto rin po nilang maayos, maging mapaayos po yung kanilang bahay. Yan po mga kaibigan. Oh. Ang dingding nila ay sako at salasala ang dahon ng niyog. Ayan po mga kalingap. Salamat po sa atin pong sponsor kay Dakin Small Things na naabot po ang pamilyang ito. Ayan po mga kalingap. Ang hirap talaga. Ang kalagayan po nila. Ayan. Kung gusto niyo pong tumulong, welcome po kayo and nasa intro po ng aking video ang ibang detalye kung gusto niyo pong tumulong sa pamilya pong ito, mga kaibigan, mga kalingap. Mga kalingap, mga kaibigan, salamat po sa panonood ng video sa
araw na to. Ito po yung pamilya ni Ate Josephine, Tate Santiago at ng kanyang tatlong anak. Makalinga mga kaibigan, salamat po sa panonood ng video at kung gusto niyo po tumulong sa pamilya pong ito, deserve po nilang matulungan dahil po sa kanilang kalagayan. Ang hirap talaga. Ito po. Ayan, mag-partner na 47 years old and 66 years old. May tatlong anak sa una, si Ate Josephine. At ito po yung kanilang kalagayan. Gusto po nilang mapaayos yung kanilang bahay at magkaroon po ng hanap buhay, puhunan para po sa pagtitinda. Ayan. Salamat po sa inyo pong lahat na tutulong sa pamilya pong ito. Salamat po sa ating sponsor, kay Dekin Small Things. Ayan, and patuloy po natin supportahan ang Team Lingap sa paunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at in the vlogs. Kalinga Prab at lahat po ng Lingap Partners. Magandang araw. God bless po sa ating pong lahat.